Federal na Alliance of Concerned Teachers, Franz Castro. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga kaibigang media at sa mga naririto ngayon. Kami po sa Alliance of Concerned Teachers ay isa sa major petitioner dito sa fourth impeachment complaint. Dahil naniniwala tayo na ang batas ay dapat ipatupad. At ang mga dapat na gawin ng mga nasa katungkulan natin ay dapat ipatupad ito ng buong ng totoo. Ito po sa pagkakagahain po natin ang impeachment complaint, naranasan po natin noong Monday, doon pa lang halapanan natin na yung kutsabahan ng administrasyon at ng Kongreso sa pagtanggap pa lang ng ating impeachment complaint. Talagang hirap na hirap tayo. Naroon parang itinago na nila yung Secretary General ng Kongreso para hindi tanggapin yung impeachment complaint. Bagamat tinanggap naman ito ng records, ilang oras lang ay ito ay ibinasura na agad. So nalulungkot ang kaguruan sa pagbasurang ito ng impeachment complaint. At nakikita natin na nasa kabila ng desisyon ng Supreme Court na ito ay illegal, ito ay yung PDAP na ito ay illegal at unconstitutional, ipinagpapatuloy pa pala. Ang gusto sana natin itong mga pondo na ito ay talagang ilaan dun sa mga nangangailangan nang walang kinakailangang kapit o walang kinakailangang indurso ng sinumang mga kongresista o ng mga senador para ma-access ng lahat itong serbisyong pampubliko katulad ng edukasyon at ng kalusugan. Kaya po kami po, kinukundina po natin ang administrasyon ito sa patuloy na panggigipit sa ating kongresista na ginawa lang naman nito ang kanyang sinumpaang katungkulan sa bayan na iwawaksi ang katiwalian at tatayo para sa tama. Kaya po kami po sa Alliance of Concerned Teachers ay sasama po kami sa August 25 kasama ng ating mga mamamayan para panawagan na napakalsikip at kami rin po ay magiging aktibong mga volunteer para sa pagpapapirma doon sa ating people's initiative na once and for all magkaroon na ng talagang batas na i-criminalize yung mga nasa katungkulan na gagamit ng pondo para sa kanilang kapakanan at sa tinatawag nating patronage politics.